Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, pupunta tayo sa Spirit Halloween kung saan doon namin binili yung mga Halloween decors namin kasi marami akong nare-receive na DM sa Instagram. Ang ganda daw, saan daw namin binili yung mga Halloween decor. And bilang malapit ng Halloween guys, bilang malapit ng Halloween, pupunta tayo sa Mokay doon sa Spirit Halloween. Bilang may mga nagsasabi rin, gusto daw nila ma-feel yung Buhay America, gusto nila outdoor. So ayan, pupunta pala tayo, sasama ko kayo guys. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa channel na to, ako po si Vince Filipino, living the American dream at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs at sinasagot natin yung mga comments sa previous video. Kaya ayun, kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung bell icon para updated ka every time nag-upload ako. So nag-upload ako ng vlog every Saturdays 12 to 1 PM Manila time. And yun, sinasagot natin mga comments nyo. Anything, understand kung may mga katanungan kayo. So ayun, pupunta na tayo ngayon sa Spirit Halloween, not sponsored. In 3, 2, 1, let's go! Yeah, papakita ko sa inyo yung presyo guys. Tingnan niya, $299. Well, $300. Hello. Ay, ganarn. So ito, dito tayo ngayon sa... Ano ba to? Wala lang, papakita ko sa inyo lahat ng mga meron dito guys. Nakakatakot. Wait. Nakakatakot. Ay, alam ko, ito yung nakita. Kung nakita niyo yung story ko, siguro months ago or weeks ago, malo. Umiikot talaga yung ulo niya guys. Hello, ang cute. Hindi naman nila sinabing bawal ito. Kaya vlog lang ako ng vlog hanggat wala silang sinasabi. So ayan. Hello, ang cute. Isa siyang undine guys. Tayo sa mga, mga cutesy-cutesy costume. Tapos na kasi kami mag-ano Halloween costume. Ay, Halloween party guys eh. Pero actually, meron pa kaming isang Halloween party. So dito kasi, starting October, nag-start na yung mga Halloween party. Parang gusto ko itong ano, Harry Potter. Mag-Harry Potter na lang kaya ako. Parang ito yung costume nung isa sa amin, si Kuya B at si Ate Ice. So ayan yung mga Halloween costume dito guys. Wala nang kahirap-hirap, bibilin mo na lang. Sa amin sa Pilipinas dati, talagang inaano namin, ginagawa namin from scratch. Ito ay mga medieval. Hindi bagay sa akin guys. Ay wow. Under effect tsaka pare. Wala, bawal to. Bawal to sa ating guys. Sa ating mga ano, Katolik. Diba? Ano ba yung bakit? Voodoo mask. Gryffindor. Harry Potter pa. Ganyan yung ano, Red Riding Hood. Parang si effect. Parang ano pang mature roles ha. Ay ito, para kunyari Jumi James. Ang cute. Ito kapag couple naman, couple effect. Accessorize your look. Wow. Nandito lahat ng ano, mga pa. Grabe guys, dati bumibili kami ng mga Halloween na ano namin makeup sa ano, sa market lang. Dito, andito na lahat. As in, oh, ito may padugo. Oh. $299. Ba't niya ako focus? Sorry, hindi ko nakatingin sa screen eh, pero yan. Ay, may mga pa-wig din doon. Ay, ang labo, bakit ganun? Ay, ito. Skudzai, dito pala lahat. Pero parang konti lang niya, no? Creams, grease. Cream pala dapat. Para ganito yung itsura. Ah, okay. Grease makeup. Parang pinaibahan. Ayun, ito yung mga ganap dito guys. Dito kami bumibili ng mga Halloween effects namin. May kung gusto nyo, paano kayo? Paipis, ipis! Or angel effect, ganyan. Andito butterfly, andito lahat. Ito ay may pa-LED. Paano siya inoon? Ayun pala. Ay, ba ito lang ano, testing? Wala. O, di ba purge? Kunyari purge. So, uy, wala. Parang maganda to. Para ano lang, yung mukha mo isang malaking bibig lang. Nakakatakot yung mukha niya, no? Ang galing, oh. Magkano kaya yung mga yun? Ay, magkano kaya ito? So, tingnan natin. Ano siya? 16. So, ayan, naka-normal lang tayo, all black, guys. Wow. Magkano tong Skeletal Evil? 29. Mahal naman. Ganon. Ito may ano, may Alucard, guys. May Alucard dito. Gusto mo yan? Ay, putik. Ang ganda naman na ito. I mean, ang scary. Kano siya? 50? Grabe, tingnan nyo. May kasama siyang ayun, kamay. Tsaka, wala, nakakatawa ko. 50? May kasama ng kamay. Tapos, ang laki ng mask. Hello? Ayan, ganyan. Parang,
Parang hindi siya scary, parang kadiri siya. Ito yung tunay na scary. Hindi ko alam kung naririnig nyo, pero yung tawa niya nakakatakot. Grabe. Ganon. Ang ganda, parang gusto kong bilhin lahat. I'm always watching you. Hello? Niyatang battery itong mga ito. Ang galing. Hindi masyado. Hello? Nanginginig. Akala ko gumagalaw, hindi siya gumagalaw, guys. Display lang siya. Black Widow. Ang galing. Ganda. Ah, dito yata mga pangbata na to, guys. Ay, guys, tama. Kung gusto nyo dito, yung Spirit Halloween, puro meron of all ages. Oh, thank you. Ayan, tingin nyo. Oh, my gosh. Biro sa ng bata kasi hindi ako marunong pag-ano. Kasi andito yung mga pa-cutesy-cutesy ano, decor. Sorry, wala akong masabi, guys, kasi baka ma-copyright ako, eh. Pero, napakita sa inyo yung mga pwedeng bilhin dito. Ganyan. So, from tabletop, to yung mga outside decor, mga indoor. Ano ba? Ayan, yung mga wall decor, costumes, makeup, andito lahat. So again, hindi siya sponsored, guys. Bili na lang ako kayo dito, biyang malalang season na. Diba? Ang ganda. Ano? Uy, hangin, ab. Ay, ang bigat. Ganun. Ang ganda. Gusto ko yung ano, yung exorcist. Nakakatakot. Doon sa labas ng bahay. Kasi Spider-Man ako. Nakita niyo naman sa story ko sa Instagram, diba? Spider-Man ako. Noong October 1 na party namin. So ayun na nga, guys. Ang mga ganap dito sa Spirit Halloween. So let me know kung may mga gusto pa kayo ibang makita. Pero yun, naghahanap ako ng magiging costume ko. So follow me on Instagram. Makikita niyo ano yung magiging costume ko. Kasi tapos na ako sa Spider-Man. So, see ya. So, ayun na nga, guys. Sana na-enjoy nyo. Doon namin nabili lahat ng mga ano Halloween ganap namin dito sa bahay. Ni-recycle lang namin kung ano yung meron kami from last year. So, itong Spirit Halloween na to. Again, this is not sponsored, guys. Pero, andun mo mabibili lahat. Feeling ko lahat ng kailangan mo sa Halloween. Ano lang sila, parang pop-up store lang sila. Kasi literal, pang Halloween lang sila. So, mawawala na sila pag Christmas. The next year, nandiyan na naman sila. So, yun, pop-up store na. So, ayun. Sana na-enjoy nyo ang ating ganap. Kung meron kayong mga suggestions, comment down below. Kaya sagutin na natin yung mga comments nyo sa last video or sa previous video. Vince, kato kayo. Grabe, nakaka-inspired ka talaga, Kuya Vince. Pangarap ko talaga tumira sa US. Tanong ko lang, pag nag-aral po ba ako ng caregiver for 6 months, pwede na ako mag-apply ng work as a caregiver for US? Ah, yes. Tama, mayroong mga training schools na accredited para makapunta ka dito sa US. Tapos yun, maraming agencies sa Pilipinas na, yun nga, nag-hire sila ng mga caregivers. And, alam ko, in demand sila. Kaya, go. Andrea Katrina Nava, wow, ang daming Christmas decor na anong name po ng store? So, yung name ng store ay Hobby Lobby. So yun, hindi ko alam kung across the US ha, or dito lang sa amin sa Illinois. Pero, ewan ko, search nyo. Meron yata ito sa Hobby Lobby. And thank you, Sir Vince, sa pagsagot sa tanong ko. Big help po yung binigay nyo na app and sa Google. Thank you so much. Sad to say, hindi na po natuloy yung sa Arkansas. Now, pinagpipilian na lang po namin is Indiana or Georgia. Balitan po kita ano magiging ganap. Hopefully, mamit po sana namin kayo dyan sa Chicago. Sure, just let me know. I'm willing to meet you guys. Libre nyo ako pagkain. Hindi, joke lang, siyempre KKB, ano ba? Thanks po ulit and ingat po dyan, God bless. God bless you too. So, but yeah, sure, I'd love to ano update nyo ako kung ano na ba, Indiana, Georgia. So, yon. Either way, parang maraming Pilipino dyan sa Indiana, marami rin Pilipino sa Georgia. DCP, Bro Vince, advice naman. Number one, paano makakuha ng discount coupon sa mga groceries like Walmart? So, meron yan, nadadownload nga online yun sa mga website nila. Kung hindi naman, punta ka dun sa mga customer service ng ano, like sa Walmart. Meron silang mga parang ano doon yung mga brochure. Ano pa ba? Walgreens. Sa Walgreens, email lang din sinisend sa akin. Sa CVS. Yung CVS na parang Mercury Drug nga sa atin. So yun, lahat yun may coupon and nasa app na yun. Minsan, pipili ka na lang doon sa app. Alam mo na, high touch, guys. Hindi na ano. Pero iba nagsend pa rin. Through snail mail, literal sa ano sulat. Magkugulat ka na lang, may mga leaflet, may mga brochure dito. Na puro coupon pala. Need ba ng membership fee sa Sam's Club at Costco? So yun yung parang SNR sa atin, guys. Or yung Landers, tama ba? Pero yes, merong membership fee. So yun, yearly po yun. Number 3, ano magandang gas station yung may mga promo? Wala akong alam na gas station na may promo dito. Hindi to parang Pilipinas. Tama ba? Ewan ko, sa mga nandito sa Amerika, guys, comment down below. Pero lahat ng gas station dito, wala akong na-encounter na may promo. Ano magandang gas station? Feel ko kahit anong gas station naman dito, okay. So for me, ano ba? Wala, kahit saan ako nagpapag-gas station. Sabing ka naman sa Jungle James. So, ginugel ko, wala kaming Jungle James dito. And ano ba yun? Shopping, ano ba siya? Parang department store, parang ba siyang supermarket. Let me know, curious ako.
walang ganun sa amin. Eto pala, balik muna tayo kasi hindi naman lahat ng stores dito, like kunyari Walmart sa buong Amerika naman yun. Merong mga ano dito, stores na wala sa ibang state kasi bilang ang laki-laki ng Amerika, guys. Hindi lahat ng stores na meron dito sa Chicago, yung iba sa ibang state pwedeng wala yun. So yun. Number 5, ano magandang preparation sa Black Friday sale? Preparation, mag-ipon. Kasi ang gastos pag Black Friday, guys. Ano ba? Like doon na magbantay at makipag-unan. Uy, grabe talaga yun. Hindi namin na-experience yung pumila sa ano man tawag doon, doorbuster. Pag Black Friday, merong mga doorbuster. Yun nga, talagang nagka-camp out doon sa ano, sa kunyari sa Target. Grabe talaga. Yung nag-aantay doon talaga sa pinto bago bumukas. Yung nakita nyo sa mga, sa TV, sa balita, pagbukas ano, talagang bardagulan eh, ganun. Ayoko sa, ayoko rin. Pero, I don't know, kung talaga sobrang bagsak preso. Sabi nung friend ko, before daw, like years ago, syempre, bago mong pandemic. As in, bagsak preso. Parang yung iPhone siguro, sobrang mura. Yung mga PS3. PS3 pa yata dati, syempre. PS3 that time, sobrang mura. Lalo yung mga gadgets. Yun yung gusto ko sabihin, yung mga gadgets. Siguro yung mga damit. Basta naka-on sale lahat. Anong preparation? Wala, kasi ngayon, puro online-online shopping na yung uso eh. Kaya, preparation is unhan. Like, kunyari sa mga gadgets nga, minsan nga uubos. Hindi naman porque sale ngayon lahat kayo makakabili. May mga time talaga na parang ilang stocks lang yung i-release nila. Kailangan mabilis ka humindot pag mag-online shopping. Pag magbabantay ka naman, pag mag-doorbuster ka nga, ay good luck talaga. Dati nakita namin yung di kami tumuloy kasi ang buloy. Number 6, paano mag-celebrate ng Thanksgiving sa Amerika? May mga, in fairness sa mga tanong mo, pwede ko i-gawing content to, no? So, paano mag-celebrate ng Thanksgiving sa Amerika? Yun, syempre, merong ham, merong turkey. Turkey is parang chicken lang din siya or parang duck na malaki-laki. Tapos medyo mahirap lutuin. Nagluto ko nun, guys, 4 hours. Sino sa 4 hours minimum? So, yun. Mag-celebrate ng Thanksgiving, kakain nga. Kakain mo. Dinner, sabay-sabay. Tap atin sa Pilipinas kasi very family oriented tayo. Palagi naman tayo kumakain sabay-sabay dito with the family. Dito kasi guys, alam mo na pag nag-18 na yung mga bata, lumalayas. Nag-move out na sila, nagiging independent na sila. Hindi naman lahat kasi merong iba dito. At tanda na, nakatira pa rin sa magulang. I mean, karamihan yung parang yung culture nila is yung nga, talagang free na sila kapag nag-18, ganyan. Kasi nag-work naman na din naman dito kapag 18 na. May sarili na silang buhay. Tapos yun yung Thanksgiving talaga parang nagsasalo-salo yung mga tao. Kaya marami akong kilala talaga nagka-fly pa sila from other states para makasama yung family nila. So yun, hehe, thank you, pasensya ka na. Dami tanong, ano ba, malit na bagay. Samantalahin ko na ang pagkakataon. More vids to come, bro. Sure, like and subscribe. Thanks, DCP. Christian Allen ako sa Sir Vince. Good day. May ma-plan ba ang mga aircraft mechanic na katulad ko dyan sa Illinois? Hehe, salamat pala sa pagsagot sa comment ko last time. Ingat kayo dyan, sir. God bless you too. So, ayan, ipapakita ko sa'yo, ginugel ko lang kung meron bang mga, kung meron bang opportunities dito for aircraft mechanic. So, yun, ito, ipapakita ko sa inyo dyan. Ayan, merong aviation maintenance, aircraft mechanic. So, meron, yan, Chicago, iba-ibang lugar dito sa Illinois. To answer your question, yes, meron kong opportunities dito. Tapos, ito namang next, comment from Under the Sun and Beyond. Hi, Kuya Beans, ask lang po kung ano-ano po ang marerecommend nyo pong dalhin ng first time OFW sa US this October. Thank you po for all the work that you do. Very helpful sa aming aspiring OFWs bound for US. You're very welcome. Gaya nga sinabi ko, itong channel na to, buhay na buhay to. As long as merong mga nagtatanong, merong nai-inspire, merong namomotivate. Thank you rin for the support. So, to answer your question, yun yung abangan natin sa susunod na vlog. Maganda yung tanong mo. Kasi, bago ako mag-migrate dito sa Amerika, hindi yung tanong ko, ano ba yung mga kailangan kong dalhin? Ganyan. Wala naman ako na pagtanungan. Diba? So, ngayon, andito na ako para sagutin ano yung mga, pili ko yung mga basic stuff para dalhin nyo dito sa US. So, ayun, Under the Sun and Beyond, ano yung mga marerecommend nyo na dalhin for the first time OFW dito sa US this October. Abangan nyo sa susunod na vlog. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung hindi ko nasagot yung mga comments nyo, sorry, kasi sobrang haba na nitong vlog. Ayoko namang mabore kayo. Pero, salamat sa mga nag-comment. Ayan, i-flash natin lahat ng mga nag-comment for today's video. Kung meron kang tanong, anything under the sun about Buhay Amerika, kahit ano, comment down below sa try nating sagutin sa next video. Guys, don't forget to follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo sa next video. Bye-bye!